Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po'y natutungkol sa 5 Piso, Emilio Aguinaldo, 2013. Yan, 2013, may napasadaan ako rin sa eBay. May nagbebenta ng ganito, error coins po siya. Error coins ang kanyang binibenta. 2013. Yan, titignan po natin ha. Titignan natin yung kanyang error coins. Ibinibenta niya po sa halagang 15,000 pesos. Ba, malaki ha. 15,000 piso ng PHP. Halos ano ha, $300. Doon po sa eBay, pinagbibili niya po ang kanyang error coins. Pupunta na po natin yung kanyang error coins. Titignan natin kung may katwiran ang kanyang error coins na ipagbili sa halagang 15,000 pesos. eBay yan. Tingnan natin yan. eBay. Ayan po ang kanyang coins, 2013. Yan. Mukhang maganda. Asan kaya ang error niyan? Hahanapin natin ang kanyang error. Pero babasahin muna natin ang kanyang isinulat rito. 5 peso, brilliant, uncirculated, real error coins. PHP, 15,000. Yan. Pre-postage, delivery, is delivery, buy it now, nakalagay, buy it now. Ayan, hanapin natin ang kanyang error coins. Kung sa may mukha, no, you know, yun, sa pisngi, no, cheekbone, tsaka baba. Ayan, titignan natin mabuti, ha, titignan natin yung likuran ng kanyang coins. Itong kanyang likuran ng kanyang coins, ha, brilliant uncirculated nga, no, maganda ba ang kanyang coins, ayan. Meron din akong ganyan isang error coins. Eh. Nag-iipon ako ng mga error coins. Pagdating ng araw, i-display ko rin sa ano ha. I-display ko rin doon sa malaking-malaking tindahan ng coins sa Amerika sa eBay. Kailangan marami akong maipon para pagka nag-display na ako. Yan. Doon ako magbebenta kasi dito sa atin sa Pilipinas, may mga namimili pero hindi gaanong talaga marami. Pero dito kasi ang aking target buyer ay mga foreigner. Pagka ano, magbebenta, doon ako magbebenta ng error coins sa eBay. Doon sa malaki-malaki tindahan ng coins sa Amerika. Tsaka siya nga pala, hindi lang pala coins ang pwedeng itinda sa eBay. Marami rin. Yan. Magre-registered lang po tayo. Kung paano, magre-research lang po tayo sa ano. Mag-search po tayo sa Google, tsaka sa ano, sa YouTube yan, kung paano mag-post ng mga coins sa eBay at saka kung paano maging member yan. Mag-search po tayo sa Google at saka sa YouTube. Yan. Mabalik tayo, napalayo ako ha. Naalala ko kasi yung coins ko eh. Coins ko 5 piso, mayroong kakaiba akong error na nakuha eh. 2013 din eh. Yan. Ayan ang kanyang error na doon sa mukha, no? Ayan. Tingnan pa po natin. Ayun ang kanya. Yan, binilugan niya na para makita niya. No? Ah, medyo maliwanag ang camera. Kitang-kita. Ayun. Ayun ang kanya. Eh, ano po to? Isa po siyang die chip error kasi nasa gitna eh. No? Pag nasa gilid, CAD error. Tawag ron. Die chip error. Ayun ang kanyang coins. Wow, maganda. Maganda ang kanyang coins. Kaya pala pinagbibili niya ng $15,300. Yan, foreigner ang makakabili niya sigurado. Tsaka mabili na rin ng Emilio Aguinaldo 5 piso sa ano ha, sa abroad ha. Pero mas mabili pa rin talaga ang ano, Jose Rizal. Mas sikat talaga ang Jose Rizal. Ayan ang kanyang error, no? Isa po siyang die chip error. Yan. Ayan ang kanyang ano, no? Yung pinangalanan niya ano, 5 peso brilliant uncirculated real error coins, 15,000 pesos. Ayan, buy it now. Ayan. Yan. No? Yung kanyang error, no? Nasa mukha. 15,000 pesos, no? May katwira. $300. Pwede na. Sana'y mabili ang iyong coins. Pupunta naman natin kung sino ang seller. Seller nito, bagong-bago lang siya. Pilipino, ha? Ayan. About this seller. Holeli Zero. Member since 2021. Yan. Location, Philippines. Ba? Biro mo, no? Pilipino, no? Ayan lang maganda sa ano, itong magandang balita rito. Kasi, meron na namang naging ano,
naging member ng ano ng eBay na nagtinda ng coins sa Amerika. Yan. Ibig sabihin eh, dumarami na sila. Kasi nga ang isa sa ano, isa sa problema natin ay kung paano natin ipagbibili ang ating coins. Ang katotohanan po eh dito po sa Pilipinas, marami na pong coins sa mga kolektor. Yan. Marami na coins sa mga kolektor. Yung mga Philippine coins. Siyempre, kolektor nga sila rito sa Pilipinas eh. Kaya ang kailangan tatargetin natin buyer eh, mga foreigner. Masyado tayong maraming coins ha. Konti lang ang namimiling Pilipino ha. Ilan-ilan lang ang mabibili nila. Kung sasabihin man nilang sila ay mamimili ng coins. Pero ilan piraso lamang ang kanilang bibilin. Pero dito po sa ano, sa eBay po, kaya hinihikayat ko po kayo na doon magtinda ng coins sa eBay, eh kasi nga, doon foreigner ang ano, foreigner ang bibili. Ang target buyer natin dito sa, kung tatargetin ba, target buyer natin dito sa Pilipinas, eh medyo mura po ng mura po. Hindi ka bukas sa labas ng bansa, ano po siya, dollar ang bentahan. Dollar ang halaga, medyo mataas po eh. Tsaka napakarami nating coins. Hindi po kakayanin bilhin ng mga kolektor ng mga Pilipino kolektor. Ang mga coins din sa Pilipinas, hindi po nila kakayanin bilhin. Napakarami po. Kaya kung may mga common coins po tayo, mga old coins, dyan, pagsikapan po natin ano, makapagtinda doon sa malaking-malaking tindahan ng coins sa Amerika sa eBay po. Eh, mangyari kasi, syempre, mas maganda doon talaga tayo magtinda. Eh, napakaraming coins dito sa Pilipinas eh. Yan po ang katotohanan. Tsaka isa pang katotohanan, merong magtatagumpay, merong hindi rin. Siyempre, mas lamang ang may alam. Yan. Mas lamang ang may alam kasi. Tsaka yung mga medyo talagang magsisikap kang ano, makapagtinda sa eBay kasi computer nga ang gamit natin ngayon eh. Internet eh. Oh, marami na po kasing nakapag-member ha. Marami na po tayong nasusundan ano, nasusubaybayan naging member ng ano ng eBay. Nakapagtitinda na po sila ng mga coins sa Amerika po sa eBay ha. Doon sa malaki-malaking tindahan ng coins sa Amerika. Nakapagtitinda na po sila. Yan. Naway dumami ang mga nagse-seller sa eBay. Konting tiyaga lang po. Darating po ang panahon niyan. Darami na magtitinda ng darami na Pilipino magiging member ng eBay. Yan. Dumarami na po sila. Dumarami na po. Okay po ah. Yan. Titingnan naman natin yung aking isang error coins na sinasabi. Pasadaan lang po natin yung error coins. Konting ano lang. Konting kwento lang. Entertainment ba yan? Ayan ang aking error coins. So, ayan o. Nabura pa pati yung 2013. Nabura eh no. Ayan o. Kaipit-ipit to. Nagkaroon siya ng bakal dun sa baybandang buhok eh. Tsaka dun sa pisngi oh. Yung magneting ko yan, namamagnet eh. Kumuha ko ng kapirasong magnet, yung maliit lang, minagnet ko, dinikit ko, dumikit eh. Bakal. Bakit nagkaroon ng bakal doon? Na-struck po yan. Ha? Magandang error rin po yan. Yung kanyang naman likuran, titignan natin. Ayan. Medyo na pit-pit siya oh. May pit-pit siya. Pagdating ng araw, i-display ko rin ng eBay yan. Mapipresyon ko rin ng mga ano lang. Pwede ko na siguro presyon ng mga 5,000 to. Mangyari, pagka ano, huwag rin natin masyadong pakamahal para medyo mabili ka agad. Pero nasa sa inyo po yun kung gusto nyong itaas ang presyo. Pwede naman po yun eh. Kasi meron rin mga kolektor na gusto talagang binibili yung ano ha. Gusto talagang binibili yung matataas ang ano ha. Matataas ang presyo, yung mahal. Kasi may mga foreigner, matatapang ang pera. Ayaw nilang bumibili ng mura. Gusto nila, bibili nila, mahal. Tapos sila na lang magpapag-grade nun. Yan. Okay po ah. Ayan ang aking coins na error na ipakita ko na. Mag-ano lang po tayo. Tsaga-tsaga lang po. Mag-search lang po sa ano. Mag-search lang po sa YouTube tsaka sa Google. Kung paano maging member o makapagtinda ng coins sa eBay. Okay po ah. Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon, kaunting aliw para sa pangungulekta ng coins. Entertainment ba ang mahalaga? Alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating datandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe. God bless everyone.